Hi guys, welcome back to another video. And for today's video, pinadalan tayo ng ARC ng kanilang nail dust collector. So, review lang natin to. And kukompare ko lang siya ng konti doon sa aking old nail dust collector. So, ito yung kanyang instruction or yung guide. Sobrang konti lang nakalagay, so madali siyang sundan. And then, ito naman yung power supply. So, ilalagay ko dyan yung specifications ng nail dust collector and yung pinaka-voltage niya. So, mahaba yung cable niya. So, good yun. And then, ito yung pinaka-nail dust collector. As you can see, sobrang ganda, aesthetic, at saka slick nung design nung kanyang nail dust collector. And ito yung kanyang size. Iiwan ko dyan yung pinaka-size nung nail dust collector. And sa suction, yeah, super good siya, guys. Like, mas malakas siyang mag-suction kesa sa old nail dust collector ko. And as you can see here, meron siyang 3 settings. So, meron siyang gentle, moderate, and then yung pinakalakas niya. And then, hindi siya ganun kaingay, hindi katulad nung old nail dust collector ko. So, papakita ko sa inyo mamaya yung comparison. And then sa filter, ito yung filter niya. Sobrang dali lang linisan ng filter na to, guys. So, dito, kung mapapansin niyo, pag tinanggal ko yung filter, so, pusa siyang namamatay. So, maganda yun, plus point yun. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng gamitin kung walang filter na nakalagay. And then dito, ayan yung kanyang comparison side by side. As you can see, mas maliit siya kumpara sa old nail dust collector ko. Pero, ang nadagdag lang sa old nail dust collector ko is yung pinaka-armrest. Pero other than that, sobrang parang almost the same lang kung wala yung armrest nung old nail dust collector ko. And then, ito naman yung filter. So, sa filter, almost the same size lang sila. Meron lang pinaka, may frame lang yung pinaka old nail dust collector ko. So, yun lang yung naiba. And then, ayan yung kanyang fan sa loob. As you can see, mukha lang malaki yung nasa old nail dust collector ko na fan. Pero, itong sa ARC, parehas lang yung size nung kanilang fan. And then, ito yung pinaka-side niya. So, pansin nyo, yung sa old nail dust collector ko, on and off lang meron siya. So, wala siyang settings sa power. And then, dito sa ARC, meron siyang 3 settings. So, meron siyang gentle, moderate, and yung pinaka-third level nung kanyang suction. So, i-demo naman natin siya, guys, kung maganda ba yung suction niya. Since magpapalit na rin naman ako, kasi meron akong second job soon, and alam nyo na, mag-work from home ang lola nyo. Kaya, kailangan medyo maikli muna yung aking nails for like first week ng aking training para lang magamay natin. I'm using my Melody Susie na nail drill. Ipinadala nila sa akin. So, iwan ko lahat ng link sa description box. Okay? So, ayan. Makikita nyo dyan yung dust. Talagang dumidiretso siya sa pinaka nail dust collector. I don't know if you can see, pero ayan. Makikita nyo siya dyan. Medyo nakikita naman sa camera. Mabibigyan naman ng justice yung dust na sinasak talaga siya ng nail dust collector. Pinatay ko yung nail dust collector. So, mapapansin nyo dyan, yung pinaka-dust is lumilipad na kung saan-saan. So, ganyan ka-importante magkaroon ng nail dust collector. And then, ito naman yung comparison kapag tinurn on ko yung nail dust collector. As you can see, sinasak lang ng nail dust collector yung mga dust. So, wala kayong makikitang lumilipad na dust kung saan-saan. So, just imagine guys, kung lagi kayong gumagawa ng nails, tapos nai-inhale nyo lagi yung mga chemical na nilalagay nyo sa kuko ng client nyo or sa kuko nyo, sa sarili nyo. Just imagine kung anong nagagawa nun sa lungs ninyo. So, sobrang importante na meron kayong nail dust collector.
doesn't need to be expensive as long as meron kayong nail dust collector. Mas makaka, alam mo yun, hindi naman sa, hindi pa rin kayo mamatay, pero, hindi mamatay, pero magkakasakit kayo, magkakasakit talaga kayo, pero mas malilis, di ba, kung meron kayong nail dust collector. Hindi siya agad-agad, ganun. So, ayan, makapatay ulit yung nail dust collector ko dito, and as you can see, nagliliparan lang yung dust kung saan-saan. At saka, let's be honest, nakakainis kaya maglinis na maglinis after every nails na ginagawa ninyo. So, pag may nail dust collector, nalilis niya yung kalat sa background ng ano nyo, ng lamesa nyo. Or minsan nga, hindi lang sa lamesa eh. So, dito guys, oh, look at my work area. Talagang wala siya, as in. Kasi doon sa old ko, yung old nail dust collector ko, kahit pa paano, meron pa rin siya eh. Meron pa rin siya sa mga gilid-gilid dyan. Unlike itong sa RC, as in, wala. I'm super impressed talaga na wala. Yan, as you can see, hindi ko pinunasan to guys ha. Hindi ako nandaya or anything. Pero talagang wala siyang any dust sa aking table. Kung meron mang dust dyan, dahil yun sa aking sanding band at saka sa aking brush and sa aking nail file. Yun lang yun. And then, ayan, sobrang easy lang niya. Ang easy niyang linisan, tanggalin nyo lang. Pero usually, ginagawa ko to sa laundry room. Doon ako naglilinis ng filter ko. And talagang binabrush ko to. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo na sobrang dali niyang linisin. Also sa filter, guys, huwag niyong hinuhugasan yung filter, ha? Kasi pag hinugasan niyo yan, hindi na siya magiging katulad ng dati. Maghihimulmul siya. So, hanapin ko kung merong filter sa Amazon. So, sa Amazon nga pala ito, ha? So, sa Shopee, mag-iwan pa rin ako ng link and I'll make sure na maganda yung reviews na nangiiwan kong link sa inyo sa mga taga-Pilipinas, okay? Pero kung nasa US kayo, may ilig kayo magkuko, iwan ko yung link sa Amazon. So, $40 lang to guys. Imagine $40 na nail dust collector. Sobrang liit niya lang pero sobrang powerful. So, pwede nyo siyang bitbitin kahit saan. Tapos, sobrang linis niya lang tingnan. I will leave all the link in the description box. So, yun lang guys. So, ito lang yung kuko na ginawa ko. Sobrang simple lang. Yun lang naman. Thank you so much for watching guys. Sana mag-subscribe kayo. And thank you for the support. Have a nice day. Bye!